Australiano na naharap sa patong-patong na kaso ng child abuse, trafficking, in-person and sexual assault. Hinatulan ng korte sa Cagayan de Oro City ng 129 na taong pagkakakulong. Nakatutok si Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. 129 years na pagkakakulong ang ipinataw ng RTC Branch 37 ng Cagayan de Oro City laban sa notorious na Australian pedophile na si Peter Gerard Scully para sa pangalawang batch ng kanyang patong-patong na kaso na trafficking in persons, child abuse, sexual assault at iba pa. Ang live-in partner at girlfriend naman ni Scully na si Lovely Margallo ay pinatawa naman ng 126 years na pagkakakulong dahil sa kanyang pagkakasangkot sa mga krimen ng kinakasama. Sina Alexander Lau at Maria Dorothea Chia na kasamahan ni Scully ay pinatawa naman ng 9 years na pagkakakulong sa kasong use of trafficked persons and possession of child pornography. Si Scully at Magalio ay kasalukuyang nakakulong sa Davao Penal Colony sa Davao del Norte habang binubuno nila ang unang batch ng kanilang mga kaso na 5 counts of rape by sexual assault na nadesisyonan na ng korte noong taong 2018. Napabilis ang pagbaba ng hatol para sa pangalawang batch ng kanilang mga kaso matapos silang sumailalim sa plea bargaining agreement. It was a welcome development because the minor victims, most of whom are already adults now, have been waiting to take the stand, no? And for them to be told na tapos na, matatapos na ang kaso and they will no longer be taking the witness stand, it was a big relief for them and their families. Matatandaan na noong taong 2015, nahuli si Scully at mga kasamahan niya sa Malaybalay City, Bukidnon matapos ang isinagawang malawakang international manhunt operation. Modus ng grupo na maghanap ng mahirap na pamilya at kukup-kupin ang mga minor de edad na bata sa pangakong bibigyan sila ng magandang buhay. Si Scully ang itinuturong nasa likod ng nangyaring torture, sexual assault at panggagahasa sa mga minor de edad sa Mindanao at binobroadcast pa niya ito sa dark web upang pagkakitaan. It's more than sexual harassment. It's really qualified trafficking in persons involving children. The youngest of the victims was just 18 months old during the time of the incident. Maliban sa pagkakakulong, malaking halaga ng multa at civil indemnity bawat biktima ang ipinataw sa kanya base sa desisyon ng korte. We consider this a big victory, no? Not only in terms of the prosecution but more importantly, this is a big victory for our children, our victim survivors, because this is now it has given them closure, no, on their 10-year journey for these particular cases. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez nagbabalita para sa GMA Integrated News.